Mga kababayan, isa sa mga misteryosong bagay na kumakalat sa social media ngayon ay ang patungkol di umano sa pagkawala ng batang ito matapos niyang ipaliwanag ang patungkol sa fourth dimension. Ay bigla na lang daw itong tuluyang naglaho. What would this mean? It would mean that it's a one-dimensional world. So if, hypothetically, an organism was living inside of it, it would only be able to move in a linear path forward and backwards in a straight line. Now, if we go to the second dimension, we have two dimensions. We have width and we have length. So hypothetically, if an organism lived inside of here, then it would be able to move up, down, left, right, and anywhere else in between. And a two-dimensional world is comprised of an infinite series of one-dimensional worlds stacked upon each other. Just as our three-dimensional world, which has depth and length and height, is comprised of an infinite series of two-dimensional worlds. So, this now that I have stacked many folders upon each other, we have three dimensions. We have depth, we have length, and we have width. Now what happens if you keep going on from here on out? We would have a four-dimensional world, but what exactly is a fourth dimension? In order to understand this, we need to understand ang fourth dimension ay isa sa napakalalim na topic sa larangan ng physics at mathematics. Nauugnay ito sa parallel universe at time travel. Yung mga pinag-aaralan natin sa high school na mga graphs at equations sa algebra, trigonometry, geometry at marami pang branch ng mathematics ay mga pundasyon para maintindihan natin ang konsepto sa fourth dimension. So kung hilong-hilo ka na sa math, science at physics nung high school, ay siguradong masasakit ang ulo mo kapag pinag-aralan ang fourth dimension. Kaya masasabing kahanga-hanga ang batang ito dahil hindi lamang niya naintindihan ang fourth dimension sa murang edad, kundi nagawa pa niya itong ipaliwanag. Subalit, ayon sa napakaraming social media post, nawala di umano ang taong ito matapos ipaliwanag ang patungkol sa fourth dimension. Ano nga ba ang dahilan ng kanyang biglaang pagkawala? Posible kaya na siya ay pinaslang dahil sa pagsiwalat ng napakalalim na revelasyon patungkol sa ating mundo? O di kaya siya ay kinuha ng CIA or NASA dahil sa kanyang taglay na talino? Pero paano kung pinag-aralan pa niya ng mas malalim ang fourth dimension at nagawa na niyang mag-travel sa oras at parallel universe? Well, gusto mong malaman ang buong kwento? Tara, pag-usapan natin yan! Nung ako po ay nag-aral ng Master's sa Mathematics sa PUP, isa sa mga nakakatuwang itinuro po ng aming mga professors ay yung patungkol dito sa fourth dimension. Now, I will do my best para ipaliwanag po sa inyo sa napakababaw ng lingwahe ang patungkol sa fourth dimension. At ito po yung nakita kong best example sa Google para ipaliwanag ito. Kung kukuha ka ng isang papel at ikaw ay magdo-drawing ng linya, yan yung one dimension. Kapag ang linyang iyan ay ginawan mo ng length at width at magmumukhang parang isang shape, yan na po yung two dimension. At kapag yung shape na yun ay binuo mo na parang isang cube, at yan na po yung third dimension, 3D or third dimensional space. Tayong mga tao, lahat ng nakikita natin dito sa mundo ay mga 3D or nasa third dimensional space po tayong lahat. So malinaw na malinaw, dahil tayo po ay nakatira sa three dimensional worlds, ibig sabihin kayang i-grasp ng ating mga utak ang two dimension at one dimension, pati ang three dimension. Lahat ng nakikita kasi natin, three dimension po yan. Kaya isa po sa mga naging big challenge ng mga scientist, mathematician at mga physicist is paano nila i-illustrate ang fourth dimension. Hindi pa kasi nila ito nakikita. Kaya gumamit po sila ng mathematics, particularly trigonometry and geometry, para ilarawan ang itsura ng fourth dimension. At ito po yung nabuo nilang larawan, ang tesseract. So kung makikita po natin dito, ang tesseract ay isang maliit na cube na binalot pa ng malaking cube na pinagdugtong naman ng mga linya. Actually, ang katotohanan po niyan, ang konsepto ng fourth dimension ay lumalabas na sa mga pelikula, particularly yung palabas na Lucy na pinagbibidahan ni Scarlett Johansson. Sa palabas na ito, makikita natin na si Lucy ay nag-transform
from three-dimensional being to a fourth-dimensional being. At between the transformation from 3D to fourth-dimensional being, nagkaroon siya ng kakayahan na mag-time travel at event ang space. At nung si Lucy nga ay naging fourth-dimensional being, bigla na lang siyang tuluyang naglaho na parang bula at hindi na nakita ng mata ng mga tao. At maya-maya, bigla siyang nagbigay ng mensahe sa isang cellphone at sinabi niyang, "I am everywhere." Hindi na siya nakita ng mga tao dahil yun po talaga ang nature ng fourth dimensional worlds. Hindi natin ito kayang makita bilang tayo ay mga three-dimensional being. The truth is, tayo pong mga three-dimensional being, we are bounded by space and time. Limitado tayo dahil sa space and time. Kung gusto nating pumunta sa napakalayong distansya, kinakailangan nating mag-consume ng napakahabang oras. Pero sa fourth dimension, hindi na ganun. Kahit isang iglap lang, pwede ka nang mapunta sa kabilang universe. At ito po yung konsepto na pinapakita naman sa Marvel Cinematic Universe. So doon ay pinapakita po nila yung function ng Tesseract, kung saan ang Tesseract ay naglalaman po ng Space Stone. At merong kakayahan ang bagay na yon na mag-travel through space sa napakaikling panahon. Ginagamit ito ni Loki noon na mag-travel mula sa Asgard papunta sa Earth sa napakaikling oras lamang. So ang pinaka-function po talaga ng Tesseract ay kontrolin ang space. So using this one, you can travel from universe to another universe. So technically speaking, ang Tesseract ay kayang pasukin ang fourth dimension. Kaya nga siya napakalagang bagay sa MCU. At minsang ninakaw ni Loki at kinuha naman kalauna ni Thanos. So yung ideya po talaga ng fourth dimension ay isang teorya lamang na somehow makikita natin ngayon sa mga palabas. At ito ay hindi pa talaga realidad. So ang fourth dimension po talaga ay isa sa mga pinag-aaralan pa rin ngayon ng taimtiman ng mga scientist at ng mga eksperto. Pero balikan po natin ang taong ito. Totoo ba talaga siyang nawala dahil pinaliwanag niya ang fourth dimension? Well, ang katotohanan po niyan, hindi. Ginawan lamang siya ng istorya. Almost 13 years ago ay naging famous ang taong ito sa YouTube dahil sa kanyang mga kakaiba at napakalalim na topic. Siya ay mayroong accounts na nangangalang XKC Hat Guy. Noong July 5, 2010 ay inilabas ng taong ito ang kanyang kauna-unahang video sa YouTube, which is patungkol nga sa fourth dimension. Nasundan pa ang kanyang mga ginawang video ng mga napakalalim na topic patungkol sa ating lipunan. Ang katotohanan niya, nung ako ay nag-aaral pa ng college, isa ako sa mga nanunood sa kanya. Pero matapos siyang hinangaan ng napakaraming tao sa iba't ibang bahagi ng mundo, ay bigla na lang naglaho sa YouTube ang taong ito. Meron pala siyang napakalalim na dahilan. Una, nakalimutan niya ang password ng kanyang YouTube account. Pangalawa ay mayroon siyang karamdaman. Sa videong ito na ipinalabas niya kamakailan lang ay pinaliwanag ng taong ito ang totoong dahilan kung bakit siya tuluyang naglaho sa social media. Panoorin po natin ang videong ito para mas lalo nating maintindihan ang lahat. Any of you may be wondering where what I've been doing for the past 5 years or so. To begin with, I lost access to my account due to forgetting my password and unfortunately I'm unable to recover the original XKC Hat Guy channel. On another note, I've wanted to clarify something that is personal to me and seems to be debated often in the comments. I am autistic. I have had Asperger's syndrome since I was 5 years old, and it's not something that I am ashamed of telling the world. I started to realize sometime after the fourth dimension video was made that typical life and career path was not for me because I simply don't. Sana ay nasagot na po natin ngayon ang maraming katanungan patungkol sa misteryosong pagkawala ng taong ito. Para sa marami pang konspirasiya at kaalaman, patuloy lamang na tumutok dito. Ako po sa Evan PUP, mabuhay ang bansang Pilipinas. Peace out! Boo! Pero bago ang lahat ng yan ay shoutout po muna natin ang ating mga babae na sumagot po sa ating katanungan nung nakaraan kung sino ang pinakamatangkad na babae sa kasaysayan. Shoutout po kay Sir Edmond B. Jimeno. Shoutout rin po kay Sir Giorgio Camilio at shoutout rin po kay Ma'am Max Oxford. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Sagutin lamang ang katanungan na ito para kayo naman ang mga shoutout sa ating next na usapan.